na parang kumano ng kalyasin niya. Kamu, sika ano? Bakit? Ayan, tumatawin do! Bakit? Kamote! Super Lolo versus Kamote Rider. Bale, pinagalitan kasi or nilekturan ni Lolo ang kamoteng rider na ito dahil yung rider na kamote hindi siya makapaghintay sa mga nagkocross sa pedestrian at gusto niyang humarurot. Buti na lang, andito si Lolo at pinagsabihan talaga siya and niramind niya kung gaano kaimportante ang pedestrian para sa safety natin. Kung wala siguro si Lolo, baka mukhang napahamak na ang mga pedestrian na ito kasi mukhang nagmamadali talaga itong kamoteng rider na ito. Kaya panoorin natin ang buong pangyayari doon sa bandang Valenzuela, Metro Manila. Nakakatakot talaga kapag meron kang ma-encounter na kamote rider, lalong-lalo na yung mga maiinit ang ulo sa kalsada. Kaya magpasalamat tayo kay Lolo, kay Super Lolo, na hindi na ako masusurprise or magtataka kung makokot in the act ang atensyon ng KMJS sa kanyang heroic action. Sa totoo lang no, dito talaga sa Pilipinas, kailangan pa rin natin ng dagdag disiplina, lalong-lalo na sa mga kalsada. Kasi hindi natin naiiwasan talaga na nagkakaroon tayo ng enkwentro sa mga tao na maiinit ang ulo. Hindi ko ba alam kung bakit ang dami kasing maiinit ang ulo, lalong-lalo na kapag nasa kalsada ka. And malas mo kapag nakatsamba ka ng isang driver na sobrang init ng ulo. Kaya minsan, hindi naiiwasan na nagiging viral sila dahil sa kainitan ng ulo nila. Tapos, yung iba, kapag nakitang nag-viral sila, doon na nila na-realize na, ay, ayun na, naglalaylo na sila. Pero meron din yung mga iba na talagang, alam mo yun, malakas pa rin ang confidence level. Ang reaction ko dito sa video is that tama lang ang ginawa ni Super Lolo. At marami siguro ang nagpapasalamat sa kanya, no? And may nag-pacify sa kanya dahil napigilan niya ang isang kamoteng rider na gusto talagang humarurot kahit na meron pa rin mga dumadaan na pedestrian. Kasi kung walang nag-correct sa kamoteng driver na ito, baka pwedeng may mapahamak no, sa kanyang pagmamadali or ganyan. Pero kung titignan naman natin the other side of the story, baka pwedeng meron siyang hinahabol na delivery kung delivery rider siya o kaya baka late siya sa work kaya kapos siya sa oras at nagmamadali talaga yung mga ganun na defense naman ng motorcycle rider. So buti na lang meron talagang kumontrol no sa mga ganitong klase na urgents, mga urge talaga lalong-lalo na kapag nasa kalsada ka. Ito naman yung aking personal experience. Meron akong relative na medyo senior or papunta sa senior. Tapos kapag sumasakay kami sa sasakyan niya, okay lang naman. Kaya lang lately napapansin namin na sobrang nagiging mainit yung ulo niya. For example, kapag nasa traffic, mga ganon, biglang nag-red. O kapag hindi niya naabutan yung green, galit na galit siya. Tapos kapag may mga nag-cross, galit na galit siya. And then imbis na ipapacify mo siya, wala. Walang tigil talaga yung bungangan niya sa kakaganon. So, sa amin, imbis na anuhin namin siya,
relax, gumaganon-ganon kami. Tapos hindi, mga ganon, talagang palaban. So, siguro after how many years, medyo tinigil na niya, medyo hindi na siya masyadong nag-drive kasi ayaw niyang maging laman ng news kapag pagdating sa road rage. So, syempre, natatakot din siya na hindi niya makontrol yung sarili niya, tapos biglang masasangkot sa road rage. So, buti na lang, meron siyang pamangkin na parang siya yung pumalit na nagdadrive sa sasakyan nila. So, at least, no, hindi na kami nag-worry na kapag siya yung driver, mainit yung ulo niya. So, yun yung parang personal experience ko na makakatakot talaga, no, kapag umiinit ng yung ulo mo na parang nasasaniban talaga siya, na parang hindi siya yung kilala mong tao kapag hindi siya nagda-drive. Mabait naman siya, pero kapag nagda-drive, So, ayaw naming sumasakay pag siya yung nagda-drive. Pero ngayon, ayaw na niya mag-drive. Kaya, para sa akin, dapat lang talaga na mag-exam every time na magpa-renew ka ng driver's license mo. Kasi dito talaga mare-refresh yung mind natin regarding sa rules and regulations sa kalsada. Yung road traffic signs, magiging aware kayo doon, and syempre, madadagdagan pa yung level ng disiplina natin sa sarili natin sa kalsada, at may iwasan yung road rage. So, nung nagpa-renew ako last year, na-late ako ng ilang buwan yon, 6 months. So, nagkaroon ako ng penalty na 100 pesos. So, ang binayaran ko, syempre nag-exam ako, 818 pesos. Ayan. Kasi mayroon akong multa, may penalty ako na late na renewal, no? Tapos, ayun, nag-exam ako and pre-process ko, siguro natapos ako ng almost half day. Yes, pagtiisan lang half day, mas maganda kapag hindi Monday or Friday kasi medyo maraming tao doon. Pumunta ako doon mga Wednesday kasi kakaunti lang yung tao. So, yun yung recommendation ko. And syempre, kapag sa fixer, imbis na 800, sisingilin ka ng 5K, mga ganon. So, I don't recommend na mag-fixer kayo. Dapat kayo mismo maglakad kasi kaya nyo naman na mag-isa maglakad eh. Basta piliin nyo lang yung araw na hindi masyadong matao. So, that's my recommendation. And yes, mahalaga talaga na mag-exam para sa disiplina rin natin. So, I hope na may natutunan kayo dito. And syempre, don't forget to follow me sa Instagram account ko, The Story of Anthony. And syempre din, follow me sa mga social media accounts ko, Story of Anthony sa YT, FB, TikTok, Twitter. Ayan. So, that's it guys. I hope na nakarelate kayo dito and always remember na ligtas din ang may alam. Mwah!